pulong na walang kapalit, bukal sa kalooban. Ang tanging hangarin ay magsilbi sa bayan. Sulong na bayan! Programang sasainyo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Sulong na bayan! Kasama si Miss Loli Acosta sa DWIZ 882. Well, mapagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan at tayo po'y dinig. Nadinig sa iba't ibang panig ng mundo. So good morning, good afternoon, good evening as the case may be. Lalo-lalo po sa Estados Unidos, ang ating mga kababayan dyan sa East Coast, sa West Coast. Ganyan rin po sa Gitnang Silangan. Siyempre po sa Kingdom of Saudi Arabia. Nandyan po ang ating mga OFWs. Napakarami po sa Jeddah, sa Riyadh. Ganyan rin po sa Qatar, Dubai, at siyempre dito naman po sa ating mga neighboring countries. Saan po yan? Sa Down Under, sa Australia, sa Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Hong Kong. Malakas na malakas na rin po tayo. Hopefully, okay na ang kanilang pagpasok ng ating mga kababayan dyan sa Hong Kong. Ano? At syempre, dyan din po sa Macau. Malakas na naupo tayo dyan. At ganyan na rin sa Myanmar. Dito naman po sa ating bayan, Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po sa ating mga kapatirang Muslim. Assalamu alaikum. Okay. Ngayon na po ay pinagpala tayo at nakasama tayo dyan sa pagpasinaya ng Million Trees Foundation dyan sa Lamesa Dam, na kung saan ay marami na naman tayong maitatanim ng mga binhi at ang puno. Kailangan natin para ma-sustain natin ang mga watersheds at ang pag-sustain ng ating mga puno, greens and all, ay pinasinayaan dyan through the courtesy of MTV, no less than bossing Mel Velasco ng MTV, CEO of MTV Media Touchstones Ventures Inc. Ay nandyan po, naka-attend po tayo at makikita natin maya-maya kung gaano po ang partisipasyon, gaano kalaki ang partisipasyon ng ating mga pribadong sektor sa pangunguna po, no less than ng chairman, actually COO and president of San Miguel Corporation, no less than chairman RSA Ramon S. Ang, na kung saan ay narinig natin sa kanyang malasakit mismo, no, na siya ay sumusuporta pagdating sa mga ganitong projects para mabigyan natin ang environment natin ay maging maayos at makahinga tayo ng makahinga ng maayos at fresh air, dahil nga isa yan sa kanyang advokasya. So siguro i-play na natin Roll VTR Jai, para malaman natin kung ano ang sinabi ng ang daming yung mga binihagi sa atin na kapanayam natin siya. So go ahead, Roll VTR. Sasabi, ganito ang negosyo, huwag naman puro kadik. Di ba? Ang negosyo po, sana makaisip tayo, mas marami tayong matulungan, mas marami tayong maservisyoan mga kababayan natin. Tingnan niyo ang Pilipinas, record utang, 12 trillion pesos. Against our GDP of 20 trillions, or 60% utang versus GDP. At taon-taon po, dahil sa laki ng national budget ngayon, at napaka, hindi naman lumalaki ang collection dahil sa dami ng smuggling at gambling, every year we will be incurring more and more deficit or utang. Ay kung tutukusin, tingnan nyo, alam nyo ba, yung gobyerno, tinax ang beer business. Kaya ang volume ng beer, since tinax ng 40%, 40% ang tax ng beer. Ang volume dropped by 32%. Pero nakita mo, nakangiti pa rin ako. Kita mo? Pantay mamamatay sa pera eh. Mamamatay tayo pag minumura na tayo ng mga kababayan natin o walang hiya tayo. Yan. Ganun po yun. O yung negosyo po namin, naapekto anong stock. Kita niyo yung tollway. Volume for the last 2 years dropped by 37%. And yet, nilibre ko pa yung lahat ng frontliners, mga doctor, nurses, lahat libre yan. Ang ginastos nung 267 million pesos sa toll free ng frontliners. Nung binagsan natin yung
Nang binuksan natin yung ano, yung Skyway Stage 3 from Balintawak to Buendia. Abo, kung naalala niyo yung sector ng Buendia to Quirino, eh dalawang taon halos yun libre. Meron doon ba kayong alam na tao nagtayo ng tollway libre? Nung binuksan yung Balintawak, libre po yun ng 7 months din uli. Dahil nakiusap si Secretary Tugade, sabi niya sa akin, Mon, kaya mo pang huwag sumingil, huwag ka munang sumingil kasi hirap na hirap ang taong bayan. Pabayan muna natin sila makabuelo. Opo, sir. Dahil alam niyo, si Secretary Tugade, suplado po rin yan, parang ito si Ray Velasco, hindi makausap. Pero matapat na tao din. Napakatapat na tao. So, sana meron po akong na-share sa inyong experience today na huwag puro kabik, huwag puro pera. Huwag. Tulungan natin yung mga kababayan natin at bayan natin. Huwag po yung puro pang sarili. Salamat po. At alam nyo, mag-aaral po ako kay Ray Velasco kung paano magbigay ng message dahil very inspiring po between Ray and Mel. Ako, kanina nga sabi ko kay Mel, yung audio vision ginawa, parang ginawa sa abroad, ano? Kita mo, parang Hollywood production. Kaya, sir, napakagaling niyo po at salamat po at nagpunta ako dito today at marami po ako natutunan sa inyo. Salamat po sa inyo lahat. Yes. Then Jairus, ano? At nasa kabilang linya ng komunikasyon, si editor ng Philippine USA Today, no less than Kafred Gabot. Hello, bumati ka muna. Magandang hapon po sa inyo. At lalong-lalo na sa inyong mga libu-libong tagapakinig dito sa Pilipinas at sa ibang mundo. Alright. Kasama kita kanina doon at nakita mo naman yung mithiin at layunin ng mga taga-MWSS. Siyempre, Manila Water Sewerage System. Gayun na rin sa ang ating nakita si General Ray Velasco na ngayon ay tumatakbong party list representative at ang mga punong ehekutibo ng mga water concessionaires ng Maynila, gaya na rin ang Manila Water at ang DNR, nandun din ang Department of Environment and Natural Resources, syempre. Manila, at saka Bulacan Water, nandun din. Ayun, Bulacan Water. At syempre, no less than the COO, Chief Operating Officer and President of San Miguel Corporation, Chairman Ramon S. Ang. Nasa kanyang mithiin talaga na ipakita sa ating mga kababayan na wag naman puro pera muna, sabi niya, di ba? Ano ba yung nakuha mong portion na nung siya ay nagsasalita at nagbabahagi ng kanyang speech? Kasi yun nung tumatak sa akin eh. Wag muna, kaya pag nagne-negosyo, sabi niya, huwag naman puro pera agad, kabig ng kabig. Dapat kayo ay nagbibigay. Kasi anda niya ng infrastruktura na naisagawa, ano, nung recent lang, sabi ng aking kapatid dyan sa Manang Alabang, ang bilis yung kanyang infrastruktura na project from Manila to Alabang yata, ang bilis-bilis na. So, nasa pipeline pa rin yung iba. Ang dami pa rin daw yung project for infrastructure at saka toll. Yung toll ways na talaga namang nilibre pa niya, sabi niya. Marami siyang proyekto. Yung halimbawa, expressway going to Matnog from Metro Manila. And idudugtong niya hanggang Ilocos Norte. Yan ang napakagandang proyekto. At syempre, yung kanyang Manila, New Manila International Airport sa Bulacan. It's in the pipeline. At ginagawa na, nile-level na, may ground development. At sabi niya, tuloy na tuloy yan. At no turning back. Yeah, 2026 nung aking tanungin, sabi niya, first phase in place, makukomplete na by 2026. So, tuloy-tuloy yung Bulacan Airport. And then, yun nga, ano siya, upbeat, alam niya, ang ekonomiya natin ay mabilis, magiging stronger daw, endemic na nga ang description niya eh. Ano bang ibig sabihin yan, Kafred?
endemic kasi malaking, napakalaking problema ng ating ekonomiya. Nabanggit nga niya kanina, 12 trillion pesos ang utang ng ating bansa. At siguro, sabi niya, napakahirap ng susunod na administration para magampanan ang kanyang trabaho. Kaya mag-create ng new resources, revenues, palakasin ng industriya, palakin ang negosyo, para magkaroon ng enough revenues to sustain the economy and so that us to pay the debts to international lenders and also foreign countries na meron tayong pagkakautang. Napakaganda ng kanyang mga sinabi at syempre may patumpik din siya sa ating mga kumakalito mga politicians. Wala naman siyang pinangalanan. Walang pinangalanan. Pero sabi niya, magsilbi sana ng mabuti sa ating bansa at hindi pangungunahan yung kumita. Kumita agad. Yun ang pinakamagandang narinig ko, no? Kasi wala naman siyang minention na kung sino yung susuportahan niya. Although may nagtanong na isa sa mga mamamahayag, sino po susuportahan? Hindi tayo hanggang politika. Ina-urge niya na lahat, good governance. Okay. Huwag nang kabig ng kabig. Lahat this time, puro pantrabaho para makarecover nga, no? And itong project niya sa Million Trees Foundation, itong Million Trees Foundation, tuloy-tuloy ito eh, para masustain nga yung tinatawag natin na annual Million Trees Challenge, AMTC. At ma-rehab yung mga 7 critical watersheds to eh, sa buong Metro Manila. Ano yung nakita mo kanina? Kasi hindi ko naabutan yung unang portion ng kanyang bahagi. Eh. Well, nung unang-una ay makuwento ko lang sa iyo na yung lugar na kung saan ay nagkaroon ng launching ng Million Trees Nursery at Eco Park or something. Nung araw ay matatakot ka dyan kasi eyesore talaga yan. Pero in just 3 months or 4 months, napakaganda nangyari. Actually, I was there day before. Nung umalis ako ng 5:30 ng hapon, wala pa yung mga signs, wala pa yung mga napakaraming pictures. I am so impressed with our friend Mel Velasco, is the brains behind all this project. At sabi niya nga, kailangan iprotektahan ang ating mga watersheds dahil ang sila ay nagpoprotekta para magkaroon tayo ng magandang tubig. At siyempre, hindi lamang yan, ay nagpe-prevent ang soil erosion, flooding, kaya napakaganda. Napakaganda rin to our environment kasi yung dumi, yung hangin, napupurify ng mga green canopy ng mga trees na nandyan. Kaya eventually, yung panaginip na maging mapaganda yung 5 hectares initially na binigyan ng 15-year concession ng Million Trees Foundation, which is actually magiging is already emerging as an oasis of love kasi ang daming volunteers, ang daming support. Dahil sila ay naniniwala na dapat ang ating kalikasan ay ating protektahan, magtanim tayo ng magtanim ng mga puno para mapaganda natin ang ating paligid. Tsaka kalusugan priority. Umuwi na tayo ng sariwang hangin. Million Trees Foundation, just so everybody would be educated, is advocating for the planting din ng bamboos along riverbanks. All types of trees. And hindi lang yan, medicinal plants, ornamental plants, okay. Eventually. Pagulat ka sa pero, atin pala galing yung mga ano eh, yung mga pang gamot. At Ashitaba, meron yan sa atin galing yan, pwede kang gumaling dyan, hindi ka na kailangan bumili ng mga anong gamot. Eventually, yan ang mangyayari dyan. At saka mayroong cash crop portion na gagawin sila para yung
mga taong mamamahala sa watershed, reforestation, sustainable sila. Insalit na yung pagtanim sila ng puno, tapos eventually puputulin, kakaingin, o kaya gagawing illegal logging. Nabanggit na sa FBI kanina. Pagmamahal sa watershed, sa forest ang mangyayari, kasi the forest will not just be a source of protection of environment, but a very good source of sustenance and livelihood for the people. Right. And then MTF, itong Million Trees Foundation, will also network daw with international foundations, kasi foundation na yan, and entities focus on watershed management, planting of trees, inspired yan ng success stories dyan sa Australia, New Zealand, and South Africa. Yeah, and then they will also utilize groups. Kaya nga sabi ko, it's emerging as an oasis of love dahil napakaraming involved. Yung mga water concessioners, yung mga civic organizations, JCs, UP, Kalikasan, Rotary, you name it. Ala, kasama dyan sa project na yan. Kaya ang napakaganda, malapit lang ito, nasa Metro Manila lang. Good 30 minutes. Mapagtutuunan ng pansin ito ng ating mga kababayang nagmamahal sa ating mga dams, sa ating rivers, sa ating rivulets, sa ating forests, and so forth, our environment in general. Napasyalan natin kanina, nakita mo ba yung nursery or yung mismo eco center? Kasi sabi ni Miss Michelle, office ni MTV, you know, Media Touchstone, sabi niya, pwede pa rin po kayo dito mag-display ng mga inyong mga, kung ano yung gusto nyong pagbenta ng mga products, healthcare products na organic. So meron yan, that's one part of Initially, ang first phase niyan, pwedeng training site, special event site. Kasi eventually may training din yan, paano magtanim, paano mag-alaga ng puno. Yung mga nursery naman, nandun na may mga greenhouses na ginawa at talagang inaalagaan. And initially, nabanggit ni RSA, Don Ramon S. Ang, baka yung mga ma-produce na mga planting materials dyan ay gawing pananim para doon sa kanyang New Manila International Airport. Galing, kaya, parang Singapore yun. Magandang next project ng Million Trees kung matutuloy na makapag-produce ng maraming mga pananim para hindi lamang sa watershed po, kundi ang ating landscape ay mapaganda, magkaroon ng blooming flowers and so forth and so on. Para siguro pag sa Changi Airport, ano? Pagpasok mo pa lang sa paliparan, puro greens, at saka ang ganda ng facade, ang ganda ng landscape, greens lahat, siguro yan na yung pwede niya ilagay. That's our city, state, Singapore, napakaliit lamang yan, pero napaka-powerful, napaka-wealthy, napaka-rich dahil mayroong magandang edukasyon, disiplina ang mga tao dyan. Nung araw, pinagtatawanan na, we were very much ahead sa Singapore. Pero ngayon, sila, tayo na pagtatawanan. Sabi niya na kanina, yung mga siguro experts dito sa atin nag-aral sa irrigation center sa Laguna ba? Meron tayong dati? Nag-aral karamihan ng mga farmers sa Vietnam, Thailand, sa Los Baños. Sila nag-aral, karamihan sa ating mga agriculture schools. Now, it ended up nabaliktad kasi sila ang napaka maganda ang production sa kanilang farming. Karamihan ng mga initial original farmers nila dito nag-aral sa ating bansa. Tayo na pag-iwanan, we import rice from them, they export to us, baliktad ang...
It's a lesson learned. Ang kaya sabi nga ni Ginoong ang determinasyon. Kung meron tayong determinasyon, meron tayong pangarap, magagawa natin lahat yan kung meron tayong determinasyon. So, nandyan na yung pagsulong nga ng bayan. Yan ang ating titulo ng programa natin. Kasi ang galing ni RSA, naisip niya lahat yan at siya pa ang developer ng bagong paliparan dyan sa Bulacan. Eh talagang dati nga na mga foreign investors dahil nakita nila maganda yung paliparan. Tapos may ganito pa mga watershed projects ng multi-million trees. Ano ba yung mga watersheds natin? Can you educate us? Una, siyempre, yung La Mesa Dam na kung saan ka galing. That is almost 3,000 hectares of dam and forest sa pagitan ng Bulacan, province of Rizal, napapaligiran, Caloocan, at Quezon City. Sa yan, number yung one. Yung tubig naman dyan ay nanggagaling sa Ipo Dam at saka Angat Dam. Kasi mas mataas yun. Yung La Mesa Dam, by the way, ay ginawa ng mga Amerikano noong 1926 pa yan. At saka yung Ipo Dam, ginawa rin niya 1930s. Kinonekta nila sa La Mesa Dam through piping, doon ang tubig iniipon dito, at saka kinonekta nila sa San Juan Reservoir. Napakaganda yung unang-unang reservoir, water reservoir at dam natin dyan sa San Juan na siyang nagsusupply noon ng tubig sa Maynila at saka mga Karatig Pook. 1888 naman yan, kinonstruct ng Kastila. Actually, nirestore ng national authorities yan, ginawa isang historical landmark at pwedeng ngayong makita ng mga ating mga kababayan dyan sa, yan, sa San Juan, sa pinaglabanan sa Nain. And then Memorikina Watershed area din. Meron pa siyang, siyempre, nung una kasi ang source ng ating tubig ay yung Wawa Dam sa Montalban. Pero eventually, na kinulang ang tubig kaya ang ating authorities ay nagtayo ng La Mesa Dam. So yan. Ang iba pang dam natin yung sa ang iba pang nating dam diyan sa Norsagaray din, yung Ipo, Norsagaray, Bulacan din yan. Tapos mayroong pang isang higher na Norsagaray Dam. Magkakakonekta lahat yan. Tapos meron tayong Kaliwa Dam na ginagawa ngayon. Mayroon na ngayon at saka Umiray Dam. Umiray Dam, at marami pang iba. Nakikita ng ating mga kababayan yung flooding na nangyayari. Sana kailangan pa natin ng mga water impounding areas or dams na maliliit para maipon ng mga tubig at hindi na sasayang sa halip na nakakasira ng ating mga lansangan at mga kabahayan. Okay, so ang importante, million trees, mahigit 5 million na puno. 5 million mula nung nag-umpisa si General Ray Velasco nung siya ay administrator at chairman ng MWSS sa kanyang annual million challenge na yan. More than 5 million at dodoblihin daw ng Million Trees Foundation yan at saka partners nito na MWS and water concessioners and other civic organizations in 5 years time, 2026. Nung una nga, kinikwento ng mga taga MWS at saka Maynila nung the project was brought to them na mayroon silang annual Million Tree Challenge ni General Velasco. Hindi sila makapaniwala. They were adamant for some time. But then eventually, slowly, gawa nila kung nag-overset pa sila sa kanilang goal. Kaya kung sabi nga ni Andy Ocampo, kung
Merong ka, kung gusto mo, magagawa mo, kung ayaw mo, napakaraming dahilan para hindi ka gumawa. Maka-accomplish. Pwede lahat yan. Kita mo si Chairman RSA ang nakagawa, ano? So, marami pang susunod ng mga negosyante dahil si Chairman nila. RSA, kanyang love for environment, biro mo, environment. Yung billion-billion na nililis na yung Tulian River that connects. Ayan. Actually, the Tulian River actually starts from La Mesa Dam all the way to Caloocan, Malabon, Nabotas, yan. At nung araw, napakadumi at saka flooded, pero napakaganda na ngayon. And then he's also trying to clean Pasig River without cost to the government. Ang dami niyang ginagawa. Nung araw nga, sa kinikwento niya, sabi niya, uy, baka tatakbo daw si RSA, may plano. Pero kanina, niliwanag niya, ginagawa ko po ito dahil ako po'y gustong magsilbi sa ating bayan. At bilang isang negosyante, ang inuuna ko po ang pagmamahal sa ating mga kababayan. At profit is only secondary. At hindi ako po, sabi niya, tatakbo, hindi ako walang balak sa politika. Yan, nilino niya kanina. Hindi siya tatakbo, pero pabiro niya. Pabiro niya, baka sa pag dumating na ako ng 85 years old, tatakbo akong chairman ng barangay dyan sa Tondo. Sabi. Pero nagbibiro sana yan ang maging ano, role model na iba pa natin mga negosyanteng malalaki na alam natin na gusto rin magsilbi. Ako, napakabilis ang ating oras, pero palakpakan natin, Engineer Jeric, ang ginawa ng San Miguel Sampu ng ating kaibigan Mel Velasco ng MTV. Media Touchstone Ventures. At syempre yung mga kasama natin din dyan si MWSS officials, Manila Water, at saka Maynila, si Miss Annette Hernandez, at yun din si Michelle ng MTV. Nakita na natin si Marilette, ang at saka, Annette Campo, at si Mary Jane O'Connor-Llanes, Vice President in Marketing Sales ng San Miguel. But we have to pause for our news break. Palakpak ng konti, Engineer Jeric, dahil kasi talaga naka-accomplish tayo. We have to pause for a break. The Philippine Standard Time is 3:33 in the afternoon. Si Miss Loli Acosta, sulong na bayan sa DWIZ 882. Alright, nagbabalik ko muli ang ating programang Sulong na Bayan, at balikan natin, siyempre kasama pa rin natin sa kabilang linya ng komunikasyon ang editor ng Philippines US Today, no less than ka Fred Gabot. Hello ulit. Yes. Okay. Mabanggit ko lang, ano, itong yung magazine kasi, di siyempre, nandyan din si Chairman RSA, at malinaw dun sa kanyang naibahagi dito sa iyong magazine, yung Food and the Pandemic. Ano nga ba ang naging sitwasyon and how RSA and SMC delivered. Malinaw, sabi niya dito, no, may I quote, sabi niya ang pagkain, sabi niya, we can make money again, but life, once you lose it, it's gone forever. So between life and money, I would choose life. Kanina, inulit niya yun nung nakapanayam natin siya, ka-Fred, di ba? Sabi niya, importante na magtatanim tayo ng ating mga halaman at pananim, agrikultura. Ito, yung magazine mo. Nakikita niyo. Yan, that's, you're referring to Binhi Magazine ng Philippine Magazine. Agricultural Journalist Incorporated, or PAJ, an affiliate of the International Federation of Agricultural Journalists, or IPADS. Okay. Yes. Alam mo, being a food and beverage and packaging company, talaga namang diversified. Hindi sila tumigil. Nakita natin itong pandemya, tuloy-tuloy ang production, ang daloy ng pagkain. In fact, napakarami ng kanilang ng San Miguel na na-donate. Billion-billion. Billion-billion ang kanilang na-donate na para pernelias, PPEs, mga sa medical needs ng frontliners, pagkain, inumin, at marami pang iba. Billion-billion. Kinuwento kanina nga ni Ginoong Ramon Ang.
Million food pa niyan eh. Worth of rice, canned goods, poultry, yeah. Fresh meats, flour, nut buns, biscuits, milk, coffee. Dinistributed niya yan talaga kasi ang dami kong mga kamag-anak na nakakuha sa bandang Quezon Bayan. Kompleto mga worth millions and billions na halos. Na kala ko kamag-anak mo ako, bakit hindi ako nakakuha? Yan. Indigent lang. Hindi, nagbibiro lang ako. Pero anyway, balikan anyway, kasama naman tayo sa kanilang mga tulong kung sakali ay nagtutulong katulad halimbawa ng Philippine Agricultural Journalist. Taon-taon nung mga nakaraang taon ay nagbibigay ng 1,000,000 piso si Ginoong Ramong Ang ng San Miguel Corporation bilang sponsor sa ating annual Binhi Awards. So, na kung saan ay pinaparangalan natin yung outstanding writing in agricultural journalism in radio, television, as well as print. And yan ang that's why our award is called PAJSMC Binhi Awards. Award, mga talagang sibling. Ayan, natalakay mo yung Binhi. Anong kamusta ba yung partisianin nila? Sila yung partner sila ng DA eh. Department of Agriculture, ang SMC. Actually, nagkaroon ng interregnum ang Binhi Awards dahil nga sa pandemic. At the same time, yung seed pan para sa prices mula sa San Miguel nagkaroon din ng interregnum. Kaya kanina I requested Mary Jane. I requested President Ang through Mary Jane na i-revive na sana yung ating PHA SMC Binhi Awards. At sabi nga ni Mel Velasco, ang Pangulo ng Million Trees Foundation, maybe we will include a special category into reporting on watershed and reforestation para ma-include. Maging update at saka talagang matutukan dahil sunod-sunod yung proyekto ni Chairman Ramon Ang. Sana so, mapagbigyan. At anyway, balik lang tayo sa Million Trees kanina kasi nahuli kayo ng dating. Nandun din si Engineer Leonor Cleopas, nagsalita siya, ang administrator ngayon ng MWSS. Nandun din si Ginoong Emmanuel De Dios, ang Pangulo ng Manila Water Corporation, nagsalita rin. At ang representative ni Mr. Ramon Fernandez, ang President and CEO ng Manila Water Corporation. At ang representative din ng Acting Secretary Jim Sampul ng Department of Environment and Natural Resources. Lahat sila, all praises for the Million Trees Project, and they committed continuing support to the project of planting trees to protect our watersheds, especially the 7 critical watersheds that we have mentioned. So ang ganda dahil hindi na yung ibig sabihin ang ating kalusugan kasi prioridad. Talagang dapat meron tayong nahihingahan ng maayos. Eh sa Maynila, hindi mo na makita ito dahil isang katutak na ang mga buildings. At wala ka na maamoy na fresh air. So at least dyan sa Lamesa daw, malapit-lapit lang, kayang biyahihin, ano? Okay. Napakalawak. Yung ektarya. Nasa kabilang linya na yata, kausapin na natin, ano, ayan, nagko-connect pa lang siya, no, sa healthcare, and as far as healthcare, baka may gusto ka itanong ka, Fred. Si Miss Awi Mabituin ng Skin Talk. Hello, Awi! Nawawala. Hindi pa nawala bigla. Okay. So, siguro, excuse na muna ako. Okay, I will let you go. Dahil alam ko, busy-busy ka pa rin. Okay. Itong Binhi Award, parting word ko na lang ay supportahan natin ang Million Trees. Magtanim tayo, lahat tayo.
buong Pilipinas magtanim ng puno sa ating bakuran, sa ating mga lansangan, siyempre sa side ng lansangan at highways at sa lahat ng pwedeng mapakinabangan. Yan, all right. At pang sa next generation na yan, di na sa atin nga eh, eto sila na makikinabang. So, maraming salamat sa iyong panahon, as always. Bigyan mo kami ng update, syempre, tututukan natin yung Binhi, next Binhi Award. Sasali na ako dyan. Okay. Thank you, Kafred. God salamat. Bless. All right. Yan po si ating kasama na former president ng National Press Club na ngayon ay editor po ng Philippine USA Today na portal news digital. Okay, nandiyan na ba sa kabilang linya ng ating communication si Ms. Awi? Hello. Gumagalaw na siya, nakikita ko. Okay, gusto natin kasi naman health din ano, hindi kita marinig, walang audio. Medyo ayan, Engineer Jeric, ano kaya problema ng kanyang audio? Alright, syempre, ang gusto natin banggitin dito yung skin talk nga eh. Ang ating pangangatawan, ang ating balat, para yan ay maging maayos at hindi tumanda. Dahil gusto natin hindi tayo may sakit. Napakarami ng products ng skin talk. If you only have to listen to your body, no? Because we only have one body, sabi nga. So listen to your body because your body won't listen to you. So disiplina syempre at kailangan kumakain o tayo ay kumukuha ng tamang nutrients. Matatawag nating nutritious ang ating pagkain na ating kakainin. Go ahead, Miss Awi Mabituin. Yes po, magandang hapon. Yan, narinig niyo po ako. Ayan. Magandang hapon at mas maganda pala kayo sa hapon, Ma'am Loli. Lahat no? Tayo. Po, magkasama tayo kanina and talagang na-miss natin. Right. Ayan, ano yung hawak mo dyan? Gusto natin i-educate ulit natin sila, no? Kasi kailangan natin ng healthcare products. Okay. Nutriblend. Go ahead. Mm-hmm. Sa pangalan-pangalan pa lang, nutritious na eh. Nutri-blend. Lahat yata. Nag-freeze siya, no? Engineer Jeric. Nawala na naman technical glitch. Hello? Hello? Ayan po. Sorry po. Hihina ang signal. Yun. Okay. Ang mga statement po natin, eto ma'am, kailangan po ng ating mga, ano, no? Ng mga, ating mga kapamilya na especially, yung mga gustong mag-diet, proper diet. Ito yung replacement kasi complete nutrition value ang nakukuha natin every time na matitake tayo nito in one mug glass of water, na hot water, and one machine itong ating meal replacement. Yes, ayun, mandaling naman eh. Talaga meron siyang mug ng Nutri-Blend. Opo. Talaga mapanatik, no? Yes. Ano-anong laman yan, Miss Awi? Yes po, yung ano natin, kada intake natin, meron siyang flaxseed, corn protein, cacao, wheat, soya meal, black rice, chia seed, and brown sugar ang ginamit natin. So, all natural, Ma'am Loli. Organic nga. So, ang laking bagay niyan, Miss Awi, na makakatulong tayo sa ating mga magsasaka. Yes po. Nila, bibili ng lahat ng inyong manufacturing company at yes, yun ang gagamitin. Nakatulong po tayo talaga sa ating mga kababayan na talaga nagsisikap magtanim ay hindi biro maghapon nakaupo. Nakayuko. Nakayuko. Magtanim ay hindi biro maghapon nakayuko. So worth it. In other words, mabibigyan natin sila ng dagdag pananim, dagdag kita, at sila ay susulong. No? Kasi organic, hindi ka na matatakot na, kasi ibang alam natin na mga healthcare product, merong chemicals eh. Yung nakakatakot. Yes, ito po, garantisado po, Ma'am Loli, na talagang proven and tested na ang ating mga ini-intake ay talagang masusi at pinag-aralan na may clinical study. Magkakaroon ng bad effect sa ating body. Tumadaan ba? May clinical study for 12 months. Yes okay. Po.
Pati ang tanong na susunod, FDA approved ba yung mga... Yes, so FDA approved and halal approved. Kaya halal pa. Ating mga kababayan na sa ating mga Muslim na kababayan, pwede po sa kanila yan. Mm-hmm. At saka, sunod dyan, ito. Ito pa naman sa akin. Breath of life, yeah. Breath of life. Bakit tinawag na breath of life? Una-una po kasi yung hirap sa paghinga. Yung mga may asthma, especially ngayong panahon na to, season talaga to ng mga asthmatic talaga. Super ingat kayo mga kapatid ko. Kasi ang aking kapatid na asthmatic, ayan, umaariyan na naman ang kanyang asthma attack. Because yung pagbago ng FEMA natin, sobrang init. Opo. So ito, Ma'am Loli, ginagamit to, pwede siyang gamitin sa nebulizer natin. Especially mga bata na hirap sa paghinga. Opo. Yes, pwede rin po siyang direct. Ayan. At pwede rin po siya sa mga prone sa tonsillitis po. So kung nasi, pamagaan tonsil ng bata, isang spray lang. Kinabukasan talaga, parang nakahinga. Parang magic. Oo, makakahinga ka lang. Kailangan ng antibiotic ng bata. Opo. Lahat ng edad. Oo. Lahat ng edad pwede. Hindi lang sa bata, sa matanda. Yeah. Lahat. Young adult and all. Tapos meron pa sinasabi, okay, para lang maintindihan ng ating mga kababayan, mainam din siya na i-spray dito. Kasi yes, mainam mo eh. Opo. Tapos ikaw rin ang mag-i-save. Proper breathing. Opo. Kasi once nakamas yan sa atin, hirap tayo sa paghinga talaga. Kasi parang pinapitigil ang paghinga natin, di ba? Right. Opo. Malaki bagay po yan, Ma'am Lodi, talaga. So, pwede pala siyang i-spray. Ulitin ko lang, ano? At yes, pagkatapos i-spray, edi susuot mo na, makakahinga ka ng maluwalhati. Yes, maluwag ang paghinga. Tapos, Ma'am Lodi, isa pa, mainit ang panahon. Yes, di nga yun. Sa heat stroke, i-spray mo siya. Okay. Lagay mo sa bato, lagay mo sa upper arm. Oh, and then, wow. Lalamig ka na. Parang sa aircon habang lumalakad sa initan. Yan, hindi ko pa natatry. Lalagay dito sa mga batok. Opo. Lalo na kami mga mamamahayag at broadcaster. Lagi kami madalbal. Kailangan yan kasi kayo prone kayo sa ano talaga. Yung minsan nawawala na kayo ng boses kasi maghapon nagsasalita kayo. So, better po sa inyo talaga to. Yung long talk po talaga. Maano niyo talaga, ma-feel niyo na parang nararamdaman mo. Opo. Malaki bagay ito. Nare-restore. Kasi ayan, no? Pag makakamakati na yung lalamunan mo. So ayan. Yes. At meron pa rin siyang use. Pagka ikaw pala ay somehow nagkaroon ng sugat, maliit na cut. Opo. Open one. Kung lang, kinabukasan talaga, mabilis yung healing. Yes po. Nababahaw agad, ganun? Yes, ang galing. Parang natakil talaga, no? So, hindi lang siya. Kasi ang lutang, Loli. Hindi tayo papakabog kasi summer nga po, kailangan natin ng sunblock protection. Yeah. Anti-aging whitening, syempre, ang ating body weight. Mm-hmm. Opo, ito yung day and night thing natin. Na kailangan natin let's say, ma-overexposure tayo sa direct sunlight, malaking bagay po ito sa atin. Mm-hmm. Kasi, at day and night na, DTPM. Day and night cream, opo. Whitening, sunblock protection. Saan ka pa? Andito na lahat. Ano naman ang susunod na tanong? Kasi nga, ang daming magsiswimming. So, kailangan protektado. Yan ba ay reasonably priced? Kamusta? Ay, yes po. Sobrang mura ang ating product kung sa skincare na organic po. Ito nga yung tinatawag natin pangmasang organic. Kasi nga, ang organic, pag sinabi kasing organic, parang mahal eh. Mahal po talaga. As libo-libo na ang pinag-uusapan dyan. So, ang SRP natin is only 704 pesos. Yan, ilang 100 grams. 100 grams. So, ang bigat. Kaya, face and body, ang ma-apply mo dito, matagal mo siya magamit talaga. You can use this anywhere, anyone. Ito, bit-bit. Bit-bit na kailangan sa bag mo lagi, ano?
Kasi hindi ka naman hindi ka naman kailangan mag-swimming lang eh. Yung exposure mo sa sunlight medyo damaging na yun eh. So ilalag ano yan, papahid lang. Ma'am Loli, pag nagluluto ka, yung heat doon, pwede magkaroon ka ng asma. Ayun, doon pala galing yun, ano, yung sobrang kailangan makitektahan din. Saka sa gadget, yan. Sa mga LED light, yan. Aba, so, hindi porket nasa bahay tayo, safe na safe tayo sa sunburn or sa melasma, yung tinatawag na melasma. So, kailangan natin ng sunblock protection. Okay. Very handy. Ayan, tatlo muna yung ating, syempre, gustong talakay. Yes, po, no problem. At saka, syempre, breath spray, cool. Breath spray, okay. At saka yung skin block. Okay, give us a 60 seconds. Ano yung pang gusto mong ipabahagi sa ating mga nakikinig para lalo na yung mga ating OFW? Yes, po, skin talk available located at Berkeley Square, Upper Ground Floor, near Commonwealth Avenue, Quezon City. And let your skin do the talking and don't panic. Because organic. Ayan, panalo. Maraming salamat as always. I'll see you soon. Siyempre, gusto natin eh malakas ang pangangatawan. Kaya ang prayer natin eh kumain ng tama at mag-apply ng lahat ng ating pinapromote dito dahil ito ay organic nga. So thank you and say hi ulit kay Erjan. Love you. God bless. Thank you. Okay, nagtapos po ang ating programa, Sulong na Bayan, pasulong na talaga kasi lahat ng ating mga binabahagi dito ay to enlarge the vision of all our kababayan, not just to settle for mediocrity, gusto natin to enlarge their vision at saka mga livelihood opportunities yan. Next time, yun po yung ating tatalakayan para dyan sa ating Skin Talk. Thank you sa ating naging kaagapayan, Junay Jeric Barreto, kanina si Jairus at si Joanne at ating mga writers at syempre ating chairman, ating station manager, Braggy Braganza, at ating chairman, D. Edgar Cabangon. As I always say, keep God first, first, first in every area of your life, so He will direct our path. God bless everyone. Happy weekend. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan, sa DWIZ 882.